maging matalino sa gitna ng pandemiko. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Ate Mabel ng Quezon City Public Library, Masambong Branch. Kasama ko po rito ngayon si Miss Annalisa Puno ng Project 8 Branch. At siya po ay kasama ko para po magbigay sa inyo ng isang kwento. Babasahin namin po ito sa Tagalog at English. Sana magustuhan po ninyo ang aming kwento. Tara na, makinig tayong lahat. Good day, everyone. Our story for the day is about a family experiencing hard times. As we all know, we can relate to this story since we are experiencing the same situation nowadays. Times, story by Jeanette C. Patinol, illustrations by Sergio T. Bumatay III, published by Adana House. Mama says, these are tight times, so we've got to be tough. There's no use complaining, only good sense in being thankful for what we still can have. Sabi ni Mama, ito'y panahon ng tagipid, kaya kailangan nating maging matatag. Walang silbi ang pagdaing, mainam ang pagpapasalamat sa anumang maari pa nating matanggap. I used to have 2 eggs for breakfast. Now, I can have only 1. And not every day at that. But I'm glad I still have eggs to eat. 2 itlog dati ang kinakain ko sa almusal. Ngayon, iisa na lang. At hindi pa yun araw-araw. Pero, masaya ako at may itlog pa akong nakakain. I used to make my chocolate drink really chocolatey with 3 heaping spoonfuls of chocolate powder. Now, I can have only 1 spoonful drink. And not every day at that too. But I'm glad I still have chocolate to drink. Antip na kong dati sa inumin kong chocolate ay talagang machokolate. May 3 nag-uumapaw na kutsara ng pulbos na tsokolate. Ngayon, 1 kutsara na lang ang maaari kada timpla ng inumin. At hindi rin iyon araw-araw. Pero, masaya ako at mayroon pa akong tsokolate na iinom. I eat my eggs slowly now and drink my chocolate even more slowly. It is strange how my chocolate and eggs taste yummier these days. Kinakain ko ang mga itlog ngayon ng dahan-dahan at iniinom ang tsokolate ng mas mabagal. Nakapagtataka kung paano ang mga itlog at tsokolate ay mas malinamnam itong nakalipas ng mga araw. Papak says, these are tight times, so we've got to be smart. Gold is not out there. We've got to find it in here. Sabi ni Papang, ito'y panahon ng tagipit, kaya't kailangan nating gamitin ang ulo. Ang ginto ay hindi basta napupulot sakali. Kailangan nating itong hanapin. Okay. He lost his job, so he works inside the house instead. Fixing things, cleaning things, and helping our neighbors fix their things too. Natanggal sa trabaho si Papang, kaya't nagtrabaho na lamang siya sa loob ng bahay. Nagkukumpuni ng mga kagamitan, naglilinis ng mga kasangkapan, at tumutulong din sa aming mga kapitbahay na magkumpuni ng kanilang kagamitan. When Mama comes home from work, Papang puts his feet up on the couch. While he kneads her feet, he brings her ice cold water to drink and some rice cake to eat. Pag-uwi ni Mamang galing sa trabaho, ang mga paa niya ay itinataas ni Papang sa sopa. Habang inamasahin ni Papang ang mga paa ni Mamang, dinadalhan namin si Mamang ng tubig na nagyiyelo sa lamig at kaunting puto para kainin. We used to go to the mall every Saturday or Sunday. Now, we stay at home instead.
and draw pictures, or play the guitar, or dance with mamang, or garden with papang. Namamasyal kami doon sa mall, tuwing Sabado o Linggo. Ngayon, nasa bahay na lang kami at nagda-drawing. O tumutugtog ng gitara, o nakipagsayaw kay mamang, o naghahalaman kasama si papang. Today is mamang's birthday because we could not buy her gifts, we made our own gifts instead. Birthday ni mamang ngayon. Dahil hindi kami makabili ng mga regalo para sa kanya, ginawa na lang namin siya ng mga regalo. I drew a picture of her in a long golden yellow gown with some pagitas for a crown and a big red heart all around. Iginuhit ko siya. Suot ang isang mahabang ginintuang dilaw na damit na may kumonang gawa na sampagita at malaki at pulang puso sa paligid. Manong strummed and sang her a song while Papang danced with her. Papang threw her around, then brought her up close and held her gently as Mamang clasped in her hand. The bunch of sampagitas Papang gave her from his little pot of love. Tumugtog ng gitara si Manong at inantahan si Mamang habang nakipagsayaw si Papang sa kanya. Pinaikot-ikot niya si Mamang sa kahinapit-palapit at hinawakan ng marahan habang tanga ni Mamang ang bungkos ng sampagita na ibinigay ni Papang mula sa maliit niyang taniman. Tia Gracia, our neighbor na. To thank Papang for fixing her grocery store locks, she brought us some things too. A birthday cake for Mamang, a big pack of chocolate drink powder, and would you believe, 2 dozen eggs. Kumatok si Tia Gracia, ang aming kapitbahay, para pasalamatan si Papang sa pagkukumpuni ng mga kandado niya sa tindahan. Mayroon din siyang mga bigbit para sa amin. Isang birthday cake para kay Mamang. Isang malaking pakete ng inuming tsokolate. At, maniwala ka ba, 2 dozenang itlog. Day after day, it went on like that. Neighbors asking for help with fixing their things and neighbors coming back, giving us things we love. Araw-araw, ganoon ang nangyayari. Mga kapitbahay na humihingi ng tulong sa pagkumpuni ng kanilang mga gamit. Ang mga kapitbahay na bumabalik, nagbibigay ng mga bagay na kulang kami. Soon enough, the tight times were over. Papang found a better paying job. This time, he fixes people's things right from our very own shop. Di nagtagal, lumipas ang panahong tagipit. Nakakita si Papang ng trabahong mas maayos ang kita. Ngayon, nagkukumpuni na siya ng mga gamit ng ibang tao at sarili naming talier. At dito natatapos ang ating kwentong Tight Times. Sa kwentong ito, natutunan natin na pag tayo ay nasa panahon ng tagipit, natutunan natin tayo ay magdasal, magpasalamat, at tayo ay maging matatag kasama ang ating pamilya. Magpasalamat tayo kung anuman ang ating natatanggap. Kaya sa muli, paalam! Magandang buhay! Magandang araw at welcome sa summer edition ng Book-ingan sa Aklatan. Kita naman ninyo ang background namin sa likod. Ingit na ba kayo? Summer na summer. Lakas maka-summer, di ba? Yes, ang lakas maka-summer. So, bago natin i-introduce ang ating invited guest, Ma'am Lisa, magbalik tanong naman tayo sa ating first episode ng Book-ingan sa Aklatan. Sino bang school ang ating in-invite noon? Noong nakaraang Wednesday, sir, ang inimbita nating eskwelahan ay ang Bago Bantay Elementary School.
So with ano, with Ma'am Gray and Ma'am Evelyn. So sila po yung nakasama natin sa booking ano nakaraan. So yung ano lang natin magbigay lang tayo ng ano ng konting recap ng mga takeaways na noong nakaraang ano sir nung ating bookingan. So yung isang natutunan ko po dun sa ano na pag-usapan natin ay pagkakaroon ng ano ng magandang relasyon between po ng sa principal, sa teachers, present po talaga doon yung support system sa kanila talaga. So yung pangalawa po, yung ready ni bigay sa atin like sinabi ni Ma'am Gray, of course with the help of the with the help or support of the of their principal na achieve nila yung kanilang goal. 'Di ba kita naman natin sir sa mga output po nila sa pagtutulungan nila ang ganda po ng result nung ano nila ng mga na-achieve po nila noon gaya ng mga pagsali nila sa mga contest. So nananalo po talaga sila sir. So ikaw sir, ano po ba ang mga ano niyo? Take away nung nakaraang ano natin episode. So medyo kapareho din ang sinabi mo, yun nga. Dapat marunong tayo mag-delegate ng task and ready tayo parate, always ready. Sunod muna tayo, 'di ba? So example no ng ginawa nilang ano technique si Ma'am Eve naparami niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga katulong, nag-assign siya per grade level na ng mga teachers po in charge. Yun. So magandang technique na pwede ring magamit ng ibang mga school librarians at siguro din pwede ring ma-apply sa mga public libraries. Tapos siguro ito bakit ba natin binuo ang ano ang bookingan sa Aklatan? Binuo natin to kasi gusto natin na baka pag-share ang ating mga public librarians at school librarians sabay noon makatulong din at mabigyan ng mga magagandang idea, okay? Ang mga iba pang mga libraries at nang sa gayon gumandang serbisyo nila sa kanya-kanyang libraries. Apo. So, Ma'am Lisa, introduce ba na natin ang ating ano, mga guest? Ang unang guest po natin ay from Lucrecia, Kasilag Senior High School, si Ma'am Micah po. Good afternoon, hello Micah. Po. Good afternoon po sa lahat. And salamat po sa pag-invite sa school namin. Kamusta naman dyan, ma'am, ang ano natin? Okay na okay naman po. Malamig po ang background natin ngayon dahil summer. Refreshing po. Opo. Ang pangalawa po nating guest po ay si Mama Bell from QCPL Public Library Masambong Branch. Magandang umaga, ma'am. Hello po. Magandang araw din po sa inyo lahat. Salamat po sa pag-invite. Okay, so pwede ko bang matanong sa inyo saan ba matatagpuan ang kanya-kanyang library? Ma'am Mika, saan po matatagpuan ang inyong library? Ang library po namin ay located po sa loob ng vicinity ng Lucrecia R. Kasilag Senior High School. Kung hindi niyo po naitatanong, ang Lucrecia R. Kasilag Senior High School po ay located sa Bansalangin Street. Within Veterans Village po siya. Ang library po namin ay nasa second floor po ng aming main building po. So, yun po. Nasa likod siya ng ano, di ba? Esteban Abada Elementary School, tama ba? Yes po. Nasa loob po kami ng vicinity ng Esteban Abada Elementary School. Kami po yung bandang nasa likod kasi magkahiwalay po kami ng gate ng Esteban. So yung gate po namin is nasa along Bansalangin Street and then yung gate naman po ng Esteban ay nasa Palomaria Street. Pero nasa iisang vicinity lang po kami. Si Ma'am Mabel naman po, ma'am. Bali po, ang Masambong Public Library po ay makikita po natin sa 4 Capua Street. Malapit po kami sa Barangay Hall at nasa likuran po namin ng simbahan dito po sa may Barangay Masambong. Okay. Ma'am, pagtanong ko lang din po, since nabanggit niyo po na sa ano kayo, sa Masambong,
District 1 located po. Ano po ang pinakamalapit na eskwelahan na matagpuan po natin dyan sa ano, sa area po natin? Bali po sa Masambong, meron po kaming Masambong Elementary School, Masambong High School, at meron din po palang isang school doon na malapit. Yan ang po ang Seryo Osmeña High School. Pero ngayon, dahil pandemic, alam naman natin, di ba, sarado pa ang mga ating mga aklatan. Okay. Ma'am Lisa, nakapunta ka na ba sa mga schools sa public libraries na guest natin? Si Ma'am Micah, nakarating na ako before sa Esteban Abada na tanong kasi akala ko ano extension ng building ng ano po ng Esteban Abada Lucrecia kasi Abad. Pero parang wala pa pong naka-assign before na ano na teacher librarian doon opo. Tapos yung kay Mabel naman hindi ko po sure kung nakarating na ako nadaan namin yun pero familiar doon ako sa place eh. Pero nakarating na rin ako ng Masambong Elementary High School nung bumisita. Pero parang hindi ko pa masyado na pansin kung ano, yung QCPL branch ng Masambong area. Yun po. So ma'am, ano lang? Ako naman. Oh, sige sir. Ako naman, nakapunta na ako dati. Parang naimbitahan nila ako na mag-judge. Yun niya, kanina nabanggit. Ay, parang naalala ko sa isang UN na TVT, tama ba? Nandun ka na ba nun, Mika? Yes naalala po, naalala ko po yun, sir, na nandun po kayo sa hall namin at naimbitahan po kayong mag-judge sa isang contest po namin. Anong year yun po, ma'am? Ay, hindi ko na po matandaan. Parang last year po siguro. Or basta pre-pandemic siguro. Hindi pa the last year. Hindi pa the last year. Mga siguro 2019 po siguro. Bago-bago lang po ako nung na-teacher sa Lucrecia Kasilag eh. Okay. Ilan taong ka na bang nagtatrabaho sa ano? Sa library ng school ninyo? Actually po, previously, ang teacher librarian po namin ay si Ma'am Rhea Galanosa. Siya po ang nag-handle no, nung una. And then, na-transfer po siya sa isa pa po naming teacher na si Ma'am Demerin. And then, for a while lang po yon, nalipat na po siya sa akin. So, for the record po, nag-start po ako mag-handle ng library early 2020 po. So, yung pre-pandemic po na last year, yun po yung start ng aking pagsiservisyo bilang isang teacher librarian po. Tour of duty, kumbaga. Yes po, tama Ma'am, po. Ma'am Abel, po. Ilang taong ka na na-assign sa Masambong or sa ibang mga branches? Bali po, sa Masambong, meron pa lang akong higit isang taon doon. So, sa isang branch po, meron po akong 15 years na. Yan tagal na mga. Yes po. Years. 15 years in service or 15 years sa isang ano lang po yun? Sa isang branch? Isang branch po. Sa Balingasa. Po, Balingasa. Doon ka pinakamatagal. Pero nakailang branch ka na? Bali, 4 branch po. Meron sa Cubao, meron sa ito Project 7, Balingasa, at ito pong Masambong. Ah, okay. At si Mama Bel pala, sir, na tatandaan ko, February 19, 2019, di ba tanda ko pa po yun? During book mobile po and red activity sa San Francisco High School, nakasama po natin siya. Kasi before po, di ba, nung tinanong ko kung sino po yung mag-guest sa atin, parang hindi ako familiar sa name, pero sa mukha po. Kaya natandaan ko po na nakasama natin siya. Kaya nakita ko lang po yung ano, yung mga pictures sa natin. Sa San Francisco. Hindi ko na maalala, tumatandaan na ako. Bali po, ano po yan, Pinoy reading bodies po yun. Tsaka book, ano po, book character. Opo. Parang meron nagpunta si Ma'am Rowena. Yes, sir. Nag-training. Yes, po. Kasama ba yung book mobile yan? Yes, po. Kasama po ang book mobile. Sige. So, mamaya siguro pakita na lang natin yung picture ha, kasi medyo tawag dito. Mapurol na yung ano ko, memory ko. So, yun po, ma'am.
Opo. Si Ma'am Micah po. Ma'am, ano-ano po ba yung mga library activities natin before nung pandemic po? Ano po ba yung mga ginagawang, kung may mga ginagawa po kayong mga library activities, paano nyo po ito ginagawa? Tsaka ano po yung mga process po ginagawa nyo? Okay, so nung pre-pandemic po, nakakapunta po yung mga estudyante sa aming library. Nakakahiram po sila ng mga aklat na gusto nilang hiramin, na gusto nilang basahin. And nagpa-participate din po kami sa World Read Aloud Day. Yun po yung isa sa mga activities po namin yearly. At pangalawang beses na po namin nag-attend din po ngayon kasi ngayon po ay virtual. Isa po sa mga ways po namin din para ma-utilize yung library po namin is halimbawa po may mga teacher po kami na nagtuturo ng subjects na may kinalaman sa literature o kaya naman po sa reading. Minsan yung mga klase po namin ay dinadala po namin sa mismong library para magamit po nila yung mga reading materials at resources at ma-expose din naman po sila sa mga iba't ibang general references. So, ayun po yung mga ginagawa namin during the pre-pandemic po. Mama Bel, kayo naman, ano po activities ang ginagawa nyo bago nagka-pandemic? Bali po, sa Masambong Public Library, nagkakaroon po kami ng mga feeding session. Meron po kaming book character, meron po kaming livelihood, storytelling, at saka meron din po kaming mga computer tutorial. Kasi po, marami pong batang gumagamit ng aming computer at kami po yung marami po nag-online doon sa amin. Free online po. Kailan niyo po ginagawa yung book character parade at sino yung sumasali-sali nun, ate? Bali po, Public Library Day, ginagawa po namin yan. Sa mga kinder or mga grade 1 student, sinasali po namin sila para po makita rin ng mga bata ang sarili nila sa karakter na gusto nila at saka para ma-implement din po namin sa kanila o mapakita sa amin kung gaano ka-importante ang pagbabasa po. Kailan ba ang Public Library Day, ma'am, sineselebrate? Bali po, March. March. Okay. Every March po. March 9 yata. Yes. Tapos, so mga kinder, tapos nakasuot sila ng mga favorite characters. Yes, oo. Filipino ba or foreign? Mix po sila, pero nakakatuwa po pag may mga bata na nakasuot sila ng mga Filipino characters nila. Ma'am? Tapos, saan sila nag-ano? Saan sila nagtawag dito? Kumbaga sa model. Saan nila nirarampa yung mga ano nila? Costume nila? Sa library lang ba? O meron kayong lugar na pinagdadausan ng activity? Bali, pag meron po kasing book character parade po, mas gusto po namin na ang mga bata ay nagkakaroon po kami na umiikot po kami sa vicinity po ng barangay para ipakita po sa mga bata at iba pang mga bata o estudyante na may mga ganitong klaseng activities. Para sila rin po ay mahikayat namin at ma-enjoy po sila. Tsaka at the same time po yung mismong bata na kasali sa character parade ay nagiging proud po sila sa kanilang ginagawa. Tapos yung gumawa ng kanilang costume, syempre, mga nanay nila, di ba? Apo, mga parents. Kaya po, ganun nangyayari. Nagkakaroon din po ng contest. Last year, nagawa niyo ba to bago mag-pandemic? Hindi. Bago po nag-pandemic, nagawa po ito. Ngayon pong pandemic, mayroon po kami ginawang virtual na character parade din. Apo. Ma'am, ano, Ma'am Micah? Question. Yes po. Po, question lang yes, po. Ngayong ano po, di ba, ngayon nagkaroon ng pandemic. So, ano-ano po ba yung mga library activities po na ano na before na na-conduct nyo, na tumigil at saka yung mga library activities na tinuloy po nyo at may mga activity po ba kayo na ang tawag dito, na naidagdag para po makatulong doon sa mga teachers natin at saka students?
paano po ba natutupad yung pangangailangan nila? Una po yung natigil po na activity namin is of course yung pagpapahiram po ng aklat sa mga estudyante kasi hindi po sila allowed talaga na pumunta sa school, pumasok sa library namin, and also kami rin naman pong teachers ay hindi naman po basta-basta pwedeng makapunta sa school. Ang activities po na na-continue namin is yung pagsali po namin sa World Read Aloud Day na even though hindi na siya face-to-face katulad dati, gumawa ng paraan ng Pinoy Reading Buddies to make it virtual at successfully nakagawa naman po kami or nakapag-participate naman po kami sa ganong activity. May mga nadagdag lang po kami na activities sa tulong din po ito ng SDO-QC dahil tinulungan po nila kami na kung paano gawin itong mga bagay na to. Katulad po ng tinuruan po nila kami kung paano gumawa ng Facebook page para sa library namin. Makater namin yung mga estudyante na may pangangailangan sa mga aklat. Tinuruan din po kami ng SDO-QC ng tungkol naman po sa paggawa ng OLRC Google site kung saan doon po namin ma-access yung mga supplementary materials na kailangan po namin. And also, nag-build din po ako ng isang Google Drive wherein yung mga students po ay may access sa mga electronic books na pwede nilang gamitin or basahin during their free time. O kaya naman pwede rin nilang gawing resources kapag sila naman po ay nag-aaral sa mga subjects po nila. Ayun po. Wow. Mamika? Okay. Yes po. Ano yung OLRC? Yung OLRC po, binild po yun ng SDO-QC. Bawat school po actually ay in-advise po na gumawa ng Google site. Okay. So yung OLRC po ang magiging resources ng isang school, doon po nila i-access yung mga nagawang instructional materials ng mga teachers at doon din po nila ma-access yung mga instructional materials or modules na gawa din po ng SDO-QC. So yung mismong school na po ang gumawa para sa mga teachers nila at para makater din po at ma-upload din yung mga sariling gawa ng mga guro ng bawat eskwelahan po. O yan, paging po sa mga teachers, sa mga students, sa teachers, contribute kayo dun sa OLRC at utilize din natin to. Tapos sabi mo nga rin pala kanina, meron mga e-books na nilagay mo sa Google Drive, di ba? Sino-sino yung makaka-access nito? Open ba to sa public? Hindi po sir. Ang makaka-access lang po nito ng Google Drive ay ako at yung mga estudyante po na nagpa-register po sa akin na gusto nilang ma-access yung drive. Kasi po, syempre, iniingatan din po natin yung copyright ng mga e-books. Opo. So, kung sino lang po yung mga nagpa-register na students na merong DepEd QC accounts, halimbawa, at yung kumausap lang po talaga directly sa akin ang may access para din po maprotektahan yung copyright po ng mga e-books po natin. So, yun po. Oh, ma'am. Ma'am, dagdag ko lang, ma'am, ano po yan? Hindi po siya limited sa isang class po ba? Or the whole population na yun, or student po na ng Lucrecia Kasilag po yung nyo? Yung sinasabi actually, niyo? Apo, lahat po ay pwedeng maka-access as long as i-approach lang po nila ako as teacher librarian. Kasi marami pong folders yung Google Drive, meron pong audiobooks, meron din pong tungkol sa fiction, about sa magazine, sa science, sa iba't ibang subjects po na pwede nilang gustong basahin. Opo. Paano kayo po kukontakin? Facebook. Messenger? Ayun po, messenger po. Opo. O kaya naman po, mag-message lang po sila sa mismong Facebook page po ng LRKSHS po. Kasi ako po yung may hawak ng page na yun. At ang bilis ni Ma'am. Pakiulit nga po yung ang bilis po ni Ma'am, ni Ma'am Micah sumagot po pag nag-message po kayo, mabilis sumagot si Ma'am. Opo, mabilis. Kasi lagi ko pong hawak yung cellphone ko. So, yun po. Okay. Opo. Pakibanggit nga ulit yung Facebook page para malaman po ng mga tagapanood natin. Lucrecia R. Kasilag Senior High School Library. Yun po yung pangalan ng Facebook page po namin.
Medyo mahaba, no? Pero okay opo, lang. Opo, pero madali lang po yan ma-search. Opo. Okay. Ma'am, dagdag ko lang po kay ma'am, ano, kay ma'am Mabel. Kay ma'am Mabel po na question. Ma'am, na-mention nyo na po kanina yung mga library activities po before pandemic, tapos yung mga ginawa nyo po nung ano, itong pandemic po. Ngayon po, ano, question ko lang po kasi ano, may mga estudyante kami dito sa SDO-QC po ng ano, from kinder to ano, to senior high school, especially ngayon senior high school. Andito po si Ma'am Micah, marami pong malamang, marami pong senior high school na nakikinig po sa atin. Ano-ano po ba yung mga services na ino-offer niyo po sa mga students para po malaman po nila? Bali po kasi sa Quezon City Public Library, meron na rin po kami mga online din po na books na pwede niyo pong mag-research doon sa mismong main office. Dahil po yung branches namin, hindi pa masyado naayos yan. Pero sa main office po, pwede na po maka-access, pati po mga magazines, diary po, doon po. Tsaka may mga libro din po kami na online po na pwede nilang i-research. Sa, bali ma'am, sa QC Public Library website po yan, no, yung tinutukoy niyo po. Yes, ma'am. Tapos ano-ano po pong mga services ang binibigyan nyo ngayong pandemic, ma'am, bukod sa yun nga, access to online books. Ano pa? Ano pa po? Bali po ngayon, wala pa po kasing face-to-face. So, most of the time po, nagkaroon pa rin po kami ng mga activities online. Katulad po ng mga livelihood namin. Meron din po kami mga cooking tips, storytelling, tutorials. At ngayon, meron po kami yung bagong ginagawa, yung community pantries po namin. Wow. Sinasabayan na po namin ng book donation. Mga big book at saka smart book po na pinamimigay sa community. Ma'am, Mabel, paano niyo po ginagawa yung, ano, yung tutorial na nabanggit niyo? Bali po, gumagawa kami ng videos katulad po ng pagbibigkas ng alpabeto, mga pagbilang, at pagkilala sa mga kulay para po sa mga beginners. Ma'am? Tapos, paano po? Ano yan? Saan niyo pinapalabas po ito? Bali po ito ay na papalabas po sa FB page ng Quezon City Public Library. Tapos may plano ba kayo na ito ay tawag dito, ipalabas sa isang klase, 'di ba? Kunwari mag-invite kayo ng isang school para kung saan ipakita 'to, tapos 'yun. Bali po, pwede po itong gawin pag nagkaroon na po tayo ng face-to-face. Dahil po pwede po itong ipalabas lalo po sa mga kinder or daycare student po. So ma'am, kay ano naman po, kay ma'am Micah po, no? Ma'am, yung, dahil, kailan po kayo nag-start? 2 years ago po as teacher librarian? Last year lang po, actually. January po, opo. January 2020. Opo. So, bago lang po kayo as teacher librarian ngayong last year ma'am, no? Yes po. Opo. Bago lang po kayong teacher librarian ngayon, so, ano-ano po ba yung, nahirapan po ba kayo sa challenges na na-assign po kayo as teacher librarian, ma'am? To be honest po, opo, talagang nahirapan po ako kasi hindi po ito ang aking undergrad degree, hindi po ako nag-library science. So, yung umpisa pa lang po, ang una ko po talagang inatenda, naalala ko pa po na seminar is yung tungkol sa COHA Integrated Library Mass System. So, doon pa lang po, naloka na ako kasi hindi ko alam yung mga terminologies na sinasabi nila and masyadong technical din yung, kung maikli or makonti yung background about library, mahirap siyang intindihin or mahirap din siyang i-grasp. So, kung paano ko naman siya na-overcome, yung ganong klase ng struggle is,
syempre, lahat naman tayo ay sa umpisa nahihirapan, lalo na kung pagbago sa atin yung isang bagay. So, sa tulong din ng mga seminars na pinaprovide ng SDO-QC, marami ako natututunan katulad ng paggawa ng mga supplementary materials, naging digitizer ako ng mga modules, yung umattend ako ng mga storytelling seminars. So, dahil sa mga seminars na yon ay na-enhance din talaga yung skills ko na ito pala yung masaya din pala na maging isang teacher-librarian. And of course, dahil din sa suporta na nakukuha ko from the principal, assistant principal, and teachers, nagiging magaan yung trabaho kasi tinutulungan nila ako at sobrang strong ng support system na nanggagaling sa aking eskwelahan po. So, yun po. Ano yung pinaka gusto mong training na na-attendan, ma'am? Siguro po yung pinaka gusto kong training na na-attendan is yung storytelling seminar kasi one of my frustrations po talaga when I was in college is mag-theater arts. So kasi feeling ko part 'yon ng pag-storytelling, yung kailangan marunong kang mag-iba ng boses, may facial expression. Opo. So nung na-attendan ko yung storytelling seminar na 'yon, sobrang naging interesting siya sa akin kasi gusto ko rin mahasa sa ganong paraan para later on, pag may mga klase ako na reading and writing halimbawa or nag-participate kami sa World Read Aloud Day, ako na mismo yung magsu-storytelling sa mga bata gamit yung mga natutunan ko doon sa storytelling seminar. So yun yung pinakagusto kong seminar na na-attendan ko ng SDO-QC po. Pero ma'am, nasa senior high school ka, magagamit pa ba ang storytelling sa pagtuturo? Well, actually, sir, nung last virtual World Read Aloud Day, gumamit ako ng storybook, okay? Yun yung ginamit kong teksto kasi napakahirap nga naman ang mga senior high, binabasa nila is mahahabang teksto, mga short stories, novels. So, naghanap ako ng libro or ng children's book na aangkop sa tema doon sa mga senior high school students. And yung libro na rin yon ay pinag-aralan ko muna bago ko siya syempre i-storytell sa mga bata. So yung title po nung librong yon, kung ma-share ko lang, ay Ang Ikaklit sa Aming Hardin by Bernadette Villanueva Neri. Ang kwento po nito ay tungkol sa isang bata na siya po ay may uri ng pamilya na hindi katanggap-tanggap sa society na meron tayo ngayon. Kasi traditionally speaking, ang society na ang alam ng society natin na ang pamilya ay composed of a father and a mother, pero yung kanyang pamilya ay ang kanyang magulang ay dalawang babae, dalawang nanay. So doon pa lang sa tema na yon, since medyo mature at medyo sensitive yung ganun klase ng tema, ginamit ko siya sa senior high school students kasi pakiramdam ko ang angkop na yung ganung klase ng tema sa mga senior high school students dahil alam kong itong mga batang ito ay meron na silang sariling o may kakayanan na silang mag-isip sa kung ano yung stand nila sa mga issues ng society or sa mga kung ano man nangyayari sa paligid natin. So yun po. Pwede pa rin gamitin. Tanggap naman ang mga estudyante ngayon. Tanggap siya. Opo, tanggap po siya. At natutuwa po talaga ako sa mga responses ng mga estudyante during the discussion. Kasi after ko po mag-storytelling, syempre, nagtanong po ako, hiningi ko po yung mga opinion nila. And ang mga 21st century learners po talaga natin ngayon ay sobrang open-minded at hindi sila nag-discriminate ng mga ganong klase ng issue sa society. So, napakaswerte po natin kasi yung mga kabataan na binibuild po natin ngayon at yung mga uri ng kwento na pinoproduce or sinusulat ng mga writers po ngayon ay talagang nakakapamulat sa mga issues ng societies po natin. So, yan po. Actually, shout out sa author ng Ikatlit. Actually, yes po. Yes. Na-meet niyo na ba siya? Hindi pa? Hindi pa po. Pero alam ko lang po, taga Baguio po siya. Actually, meron na kaming tawag dito. Collaboration before, siguro mga
two or three years ago, kasama ng Quezon City Public Library, parang part siya ng Book Mobile na nagpapaluwas kami ng mga documentaries on LGBT. So, sila ang naging kapartner namin. Ang grupo niya ang Baghari. So, siguro, kung may pagkakataon, alam mo yung Baghari? Apo, Baghari Publication po. Familiar po ako dyan. Kasi ako rin, meron... Org siya, org. Org, ah, org NGO. Ah, oh, org. Meron din po kasing Baghari Publication akong nakikita sa Facebook. Meron din po palang organization. Yes, pwede natin asilipin yung Facebook nila, Baghari. Ah, so, if ever po yun niya, pwede tayong makipag-partner ulit sa kanila. Hindi lang sa inyong school, pati na rin sa ibang mga, ano, di ba? Iba pang senior high school, di ba? Kasi yes. Para kailangan maging inclusive ang mga services din natin, di ba? Yes po, I agree po. So, ma'am. Ma'am Lisa? Opo. Sa paano paraan po kayo nasusuportahan ng ating mga principal saka yung mga kasamang mga teachers? Masasabi ko po talaga sa school po namin sa Lucrecia or Kasilag Senior High School, sobrang proud po ako sa kung ano man po yung meron kami ngayon. Ang principal po namin, ang assistant principal po namin, sobrang supportive po. Every time na may kailangan po kami, isang approach lang po sa kanila is gagawin po nila lahat ng makakaya nila at i-approve po nila as long as it will benefit the students and also the teachers. Katulad na lamang po nung assistant principal din po namin na masipag po siyang magpunta sa iba't ibang institutions para makakuha din po ng mga copies ng mga instructional materials or reading materials na pwedeng idagdag sa aming library. Pag sa mga kaguruan naman po, napansin ko rin po na meron pong mga teachers po sa amin na napaka-generous po nila na nagbibigay po or nagdo-donate ng libro na kapag alam po nila siguro na hindi po nila magagamit masyado sa bahay or mas magagamit po ang libro na to sa eskwelahan, dinodonate po nila yon sa library. Well, actually, in my case po, meron na rin po akong na-donate kahit papaano dahil ako po ay graduate ng literature. So, yung mga libro ko po dati na alam ko pong magagamit po ng mga bata ngayon, ay i-donate ko na rin po sa library namin. Nice. At least ma'am, di po ba nakikita natin no, kung gaano po ka-supportive yung mga ano, yung mga nakapaligid sa atin, yung mga yung principals natin, kung paano tayo sinusuportahan, yung LGU, tsaka iba pong mga grupo ng mga organization. Ma'am, tanong ko lang din po, ano-ano po ba yung mga libro na meron na po kayo sa library? Ang marami po kami ay mga fiction na mga libro kasi marami po ang mga nag-donate po yata ng mga fiction na libro. And then meron po kami mga general references. And marami din po kaming libro about theater arts since ang school po namin ay Center for Theater Arts. So meron din po kami mga resources about theater arts. Hindi lang po libro, meron din po mga CDs or DVDs na binigay po sa amin. Meron din po kaming mga libro about other subjects. Then, although kokonti pa lang po talaga yung laman ng aming library, and up to now, we are still on the process of seeking or kumakatok sa mga ano sa mga institutions kung pwede silang mag-donate sa amin ng mga aklat na makakatulong sa mga senior high school students. Pero for now po, ayun po, yun po yung meron po kami and I hope madagdagan pa po siya sa mga susunod na taon. Pag meron ma'am kaming alam na ano na mga organization pa or from QCPL po, sige po ma'am, makakaasa po. Yes po. Apo, shout out po sa QCPL kasi nagbibigay po talaga sila ng libro sa amin every year. Shout out po sa inyo. Ah, nagbibigay ba kami? Opo. Tukin niyo po kami. Yung mga big books po, sir. Opo, nasa amin po 'yon. Ayan. At tapos matanong naman natin si ano? Mama Bell. Si Mama Bell. Mama Bell, tagal ka na sa library, may challenges ka pa bang may encounter or sanay na sanay ka na? Maning-mani na lang yung mga challenges kay ma'am. Alam niyo po, sir, kahit na po 24 taon na ako sa library, ako po eh, ano pa rin, ongoing po rin po ang learning ko kasi
kahit po paano may mga bago po ako mga challenges din na i-encounter. Katulad ng pandemic, ayan, bigla-bigla na lang nagiging artista kami online. Ganyan po. Sa paano paraan? Ayun po. Paano paraan kayo nagiging artista? Kasi po hindi lang po storytelling naman po yung ginagawa namin eh. Gumagawa din po kami ng virtual storytelling online na ang aming mga staff sa District 1 po ay willing po sila na sumali at gumanap sa mga pinagagawa namin sa kanila. Ano ginagawa nyo? Kayo ay bumubuo ng alin? Yung isa pong nagawa naming story tungkol po sa kay Emma Encantada. So po yung mga staff ko ay natututo po silang umacting ng tama. Ganun po. At saka po ngayon natututo na rin po kaming magsalita online. Kasi po, siyempre, pag may activity ng face-to-face, isang tao lang madalas ang kumakausap sa isang tao or sa mga dapat namin kakausapin. Pero ngayon po, lahat po ng staff, we are trying to learn na magsalita na hindi kinakagabahan sa video. Okay. Di ba, ma'am, ito po yung... So, yun. Ma'am Lisa, sige, Ma'am Lisa. Di ba, ito po yung kagandahan ng ano din. Kahit papa, yung may... Meron din tayong learning dito sa ano, sa... Yes, yari, pandemic. Po, na may mga self-discovery na ganyan po, di ba? Na may mga bagay pala tayo na akala natin hindi po natin kayang gawin, na kaya pala natin gawin, di po ba, ma'am? Opo. Nakakatakot po sa una. Nung sabi, what? Gagawa kami online? Ano yun? Paano yun? Ganun po nangyayari. Pero sa mga unang gawa, medyo ninenervyos. Although ninenervyos pa rin kami. Pero pag nakita mo na po yung product mo, matutuwa na po kayo. Kasi nasabihin nila, nagawa pala natin to. Ganun po. At nakaka-enjoy din po ba, ma'am? Yes, ma'am. Totoo po yun. Ma'am, simula po last year, nakailang stories na po ang nabuo ninyo into a video format? Bali po ako, nakagawa na po ako ng apat. Mm-hmm. Apat po yung nagawa namin. Yan po yung Emma Encantada. Sa branch, ma'am, yan lang sa branch. Bali po, sa branch na rin po, nagsasama na po namin ng District 1. Ah, okay. Bali po sa akin, apat po yun sa akin. Iba pa rin po yung iba po namin mga kasamahan. Opo. Share ko lang din, sir, kami kasi ano din, gumagawa kami ng monthly, ano din, storytelling once a month. Gumagawa rin po kami, sir, SDO-QC. Opo, kami rin po. Every month dito. Si Ma'am si Ma'am Mabel, isa yan sa bihasang storyteller. Wow. Sa Quezon City Public Library. So hindi na na siya shy lang kapag i-record. Oo. Favorite ko po talaga mag-story. Sample po mamaya. Ay. Mapapasample. Tapos ma'am, sige. So tawag dito, nakwento nyo na gumagawa kayo ng mga storytelling videos. Gano po katagal kayo nakakabuo ng isang storytelling video? Bali po, dito sa amin, kasi medyo maingay, wala po tayong free na area. Mga dalawang araw po para sa checking and cutting po ng videos. Pero pag i-clean mo na po yan, aabutin po ako ng pati editing na po. Mga dalawa tatlong linggo. So, 4 to 7, 2, how many weeks? Bali po, dalawang araw po yung video ng story. Pero yung editing po, maabot na po ako ng dalawang linggo. Ganun. 2 weeks po ang pinaka. Dalawang linggo. 2 weeks po, ayan, dalawang linggo. Pero, sa mga video, Bali po, meron pong ano pa. Ibang araw pa po sa editing sa main office. Kasi check-in po na nila yan. Para sa mga, kung tama po yung procedure na nagawa namin. Okay. Kung sumusunod tayo sa protocols, di ba? So, naku-QA
may nagko-QA din ma'am sa ano niyo, sa ginagawang storytelling. Yes po, lahat po ng activities may magche-check po. Ma'am, ano yung QA? Ma'am, sa main, nagka-quality assure. Kagaya po namin, sa amin, sir, gumagawa po kami ng storytelling video, tapos after po gumawa, kung ito po ipapasa po, ipapasa po namin kay Ma'am Heidee, tapos i-check niya po, yung may feedbacking, kung okay po ba yung ano, okay po lahat yun. Tapos after pong ano, kung may mga ano, mga, may mga comments lang, tapos po may mga bagay na hindi siya okay, papabago ni ma'am. So, after po nun, tapos ibabalik kay ma'am Heidee, tapos kung okay na po, yun na po, pwede na po siya for posting. Sa mga kwento pong nabuo ninyo, ma'am, ano yung pinaka nag-enjoy kayo na ginawa? Bali po sa amin, ang paborito ko po yung Emma Encantada at saka Tight Times. Tsaka alin? Tight Times. Oh. Oh, yun, yung Tight Types, yun yung pinalabas natin kanina. Ah. Galing-galing nyo doon. Salamat po. Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, ano ka? Wala kang po. Sorry. Nakamute. Oh, tanong pa lang po, Ma'am Maika, ano-ano po ba yung mga tips na po pwede nyong ibigay or ibahagi doon sa mga bago nating kasamahan na naninibago sa gantong ano po, setup natin? Siguro po ang maibibigay ko pong tips sa mga bagong teacher librarian po ay i-practice po natin ang pagmamanage ng time ng mabuti. Time management po talaga kasi po bilang teacher librarian, syempre hindi lang naman po library ang focus natin. Meron din po tayong klase, meron din tayong advisory class, meron din po tayong mga grades or reports na kailangan ipasa. So, kailangan lang po natin siguro i-manage yung time natin ng mas maayos at mas mabuti. And also, wag na wag din po natin kakalimutan na in 24 hours, wag po natin kalimutan na magpahinga, na mag-set tayo ng oras para magkaroon tayo ng self-care, kumbaga. Gawin natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin or makakapagpa-relax sa atin kasi naniniwala po ako na hindi po tayo magiging productive or hindi po magiging maganda ang resulta ng ginagawa natin kapag tayo po ay sobrang workaholic na or overworked in other words. So kailangan din po natin ng self-care bukod sa pagmamanage po ng ating time. So ayun po ang maipapayo ko. Wow, maganda senior ni Ma'am Mika, time management and self-care or self-love. Because, ayun naman, Mama, di ba, sir, sabi natin, health is well. Ayan. Ayan. So, Mama Mabel, kayo naman po, ano po ang tips na may share nyo sa iba pang mga ating librarians? Ang masasabi ko lang po sa ating mga kasamahang librarians, ngayon pong new normal ba po tayo, malaki pong pagkakaiba sa nakasanayan natin, mga gawain natin. Nagkatrabaho po tayo sa loob ng ating tahanan. So, nagiging doble ang ating ginagawa. Hindi katulad nung ibang panahon natin, napapasok tayo sa office, doon ginagawa natin ang trabaho. Pag-uwi, saka tayo gagawa ng ating gawain sa bahay. Ngayon po, sabay po nangyayari ito. So ngayon, dapat po nating ingatan ang ating sarili. Iwasan po natin ang ma-stress. Yes po. Ating i-enjoy po ang ating mga ginagawa. Matuto po tayong mag-isip ng mga makabagong ideas na pwede nating i-share at magawa natin para po sa iba po nating mga clients. At sabi ko nga kanina, tayo po ay mag-enjoy sa mga gawain habang tayo po ay natututo sa mga bagay na ating isinishare sa ating kapwa. Yan po. Okay. Ngayon po,
Tinatawagan po namin ang principal at assistant principal ng Lucrecia Kasilag Senior High School para po magbigay ng isang maikling mensahe. Our supportive, brilliant, and hardworking SDO-QC officials headed by Dr. Jenilyn Rose V. Corpuz, our school's division superintendent, Dr. Brian Ilan, our assistant school's division superintendent, and Dr. Ebenezer Beloy, our OIC-Chief, a curriculum and implementation division. And of course, Ma'am Lisa Javier Guzman, our SDO-QC librarian and in charge of Pinoy Reading Buddies. And to all who are watching this broadcast, bless and safe day po sa ating lahat. Thank you so much po for allowing our school to share information about the status of School Library and Learning Resource Center. So to begin with, Lucrecia R. Kasilag Senior High School is a standalone senior high school. It offers humanities and social sciences, or HUMS, accountancy and business management, ABM, general academic strand, GAS, information and communication technology, ICT, and performing arts. And for everyone's information, performing arts is the specialty of the school. So our school was established in August 2018. So since our school is still in its infancy stage, 4 years to be exact, we have very limited resources. So we are aiming to harvest more relevant and well-organized and of course quality resources from different sources both offline and online. We want to meet the needs of our students, teachers, and administrators, and of course, the entire school community, in the pursuit of providing them with relevant and excellent academic programs. Programs that will respond to the needs of our marketplace and the entire business enterprises. So currently, we are involving our teachers to the activities of the different subject areas and groups in the community. That is to outsource different learning resources and how to utilize them effectively and efficiently so that in the future we can be independent researchers and users of Learning Resource Center. And hopefully, in the future, we can also be a provider for those who are in need of our help to our nearby schools. Here in DepEd-QC, we are so lucky that we are provided a learning resource portal. That is through our learning resource management and development system under the supervision of Dr. Heidee Ferrer. So in this LRMS portal, we can get the different teaching materials such as modules, learning plans, and other learning materials using technology. These are created and developed by selected DepEd-QC teachers who serve as our division writers. So this LRMDS has always put the betterment of teachers and school first, so that teachers may be equipped with the proper tools and carrying out their lesson to make the learning process more engaging and more productive. So thank you so much po, Dr. Corpuz, for this LRMDS, and of course, Dr. Heidee Ferrer. When it comes to support with our coming from our stakeholders, the Quezon City Public Library has been very much consistent when it comes to donating books and other learning materials here in our school library. The celebration of World Read Aloud Day in partnership with Pinoy Reading Buddies, it also helped the learners and teachers to promote love for reading. Our local barangay, Barangay Veterans Relays, our barangay captain has been very supportive to us ever since. They also donated us materials for our library. Our DepEd NCR also donated us copies of official research journal
that could help our teachers, especially in conducting their action researches and innovation. We also have books donation coming from the National Commission for Culture and Arts, or NCAA. Those books are very much beneficial to our performing arts students and teachers. When it comes to programs and projects for the improvement of our school library, we have proposed several projects, and that is handled by our very committed, very beautiful, very much or highly competent computer literate teacher, Ms. Micah Jane Santiago. We have this Lucrecia Kasilag Senior High School Virtual Library that is to provide web link for educational resources for our teachers and students. We also have this film viewing web to provide web link for movies in line with the curriculum to students and teachers. Linkage to the division and Quezon City Library Hub to sustain reading among students remotely and virtually. And then the Lucrecia Kasilag Senior High School Library Facebook page to provide an avenue for students in accessing the electronic resources. So I hope that this program would help our teachers and students, especially now that we are in pandemic. Hopefully, these programs will all become successful. And I believe that it will become successful because we have a highly literate LRC coordinator, Ma'am Santiago. So I guess that would be all. Thank you so much for allowing us to share information about the Lucrecia Kasilag Senior High School Library and Learning Resource Center. Araw po sa ating lahat, sa ating Schools Division Superintendent, Madam Jenilyn Rose Basa Corpuz, sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Brian E. Ilan, sa ating LRMDS Supervisor, Dr. Heidee Ferrer, at kay Madam Lisa Javier T. Guzman, ang ating SDO Librarian. Magandang hapon po sa magandang araw po sa ating lahat. Ang aking pong pakikipag-ugnayan sa Pinoy Reading Buddies ay nagsimula po noong ako po ay head teacher pa po sa Carlos P. Garcia High School. Noong ako po ay nakikipag-usap kay Ma'am Ana Jimenez para po maipatupad ang Pinoy Reading Buddies program sa naturang paaralan. Ang layunin po ng naturang programa ay para po matulungan yung ating mga mag-aaral, lalo na po yung mga nahihirapan na makaunawa sa kanilang mga aralin. Maganda po ang layunin nitong programa na to kasi nais lang po nito matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at the same time po para po ma-develop yung kanilang habit sa pagbabasa. Ang aking pong kasalukuyang paaralan, Lucrecia R. Kasilag Senior High School, ay pagpapatupad po nitong Pinoy Reading Buddies Program sa darating po na May 12. Sa ngayon po, ang aming paaralan ay patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa iba pa pong mga stakeholders para sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Katulad po sa National Commission on Culture and the Arts, kung saan nakakuha kami ng ilang mga aklat para po sa aming mga mag-aaral. At patuloy pa rin po kami naghahanap ng iba pang mga partners po para sa pangangailangan po ng aming mga mag-aaral. Sa kasalukuyan po, nakakakuha po kami ng mga online resources na ipinapasa ko po kay Ma'am Santiago para sa LR portal po ng aming paaralan. Makakatulong po itong
Pinoy Reading Buddies Program kasi po layunin po nitong matulungan ng mga estudyante namin sa kanilang pag-aaral at the same time para ma-develop po ang kanilang habit sa pagbabasa. Alam ko po na ito po ay paired reading at sa tingin ko sa pamamagitan din po ng mga mag-aaral na marunong sa pagbabasa, makakatulong din po sila sa kanilang kapwa estudyante. Kaya alam ko po na magtatagumpay ang programang ito, hindi lang sa aming paaralan, maging sa iba pang mga paaralan na matutulungan po nitong Pinoy Reading Buddies. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Ma'am Lisa? Sir Troy? So, so sige. Ano po? Hindi, so, parang nagpapasahan tayo. Pinak natin yun ah. Okay. So, hindi, ikaw mag-ano, yung i-review mo yung sinabi niya. So, maganda po yung mga, ano, no, yung mga sinabi po nila ngayon, like yung sinabi po ni Ma'am Micah. So, dapat magkaroon tayo ng time management, tapos magtayo. Kailangan nating magpahinga para, ano, maging productive tayo. So, kailangan din minsan, kailangan natin ipamper yung sarili. Kaya tingnan mo si Ma'am Micah, o, diba? Ito yung, ano, yung produkto ng sinasabi niya, kahit sobrang pagod, o, di ba? Ma-beauty pa rin, di ba? Fresh pa rin. O, di ba? Halatang hindi pagod, mama, kahit na mukhang pagod. Pagod na po, kung alam niyo lang. Di ba? Ano, pero lagi dapat nakangiti, ma'am. Diba? Yes po. Di ba? So, Sir Troy? Wait, sana naman. Okay, hindi. Sa sinabi naman ni Ma'am, ano, Mabel, dapat iwasan natin ang stress. Okay. Pangalawa, mag-aral tayo ng mga bagong ideas na papatok sa ating mga audience or mga clients. And pangatlo, ano ba yung sinabi mo pangatlo? Pangatlo po, edi mag-enjoy po tayo sa mga learnings yes. ng ating natutunan na ginagawa, yeah. natutunan sa araw-araw. So, pangatlo is enjoy while learning. Okay, so pang-iwas stress naman ngayon, meron kami mga itatanong sa inyo. No, kaya nyo lang marinig. Sa Book-ingan. Sa oras ng ligaya. Ready na ba kayo? Diba, Ma'am Lisa? Pinabahan ako bigla. Ma'am Lisa, tanong muna. Unang tanong. Tanong muna mga Miss Universe questions. Ma'am Micah, ilang taon na po kayo? Wakala ko. Totoo po ba? Sasagutin ko po. Opo. Opo. 30 years old na po ako. 30. Maka 30 years old. Opo, kaka 30 years old ko lang po nung April 12. Oh, April di pala birthday mo, ma'am. Hindi halata, yes, mga 29. Baby face. Opo. Ganun po nalaga, kailangan self-care. Hindi nalala yung edad natin, ma'am. Kasi ano po ako, 35 months. Uwe. 35 months lang ako, ma'am. Ikaw, Sir Troy. Ako? Mag-6 ako, yon. Mag-6 ako. 38 months. O, di ba hindi nalalayo si Mama Bell? Ilang taon na Mama Bell? Ilang taon na po. Biglang pinawisan si Mama, ano? Unang question. O, ikaw, ilang taon ka? Ikaw kasi... Kasama na ba yan sa tanong? Hindi pa yan yung totoong tanong, ha? Hindi pa. Sige, tanong mo na. Ano yung tanong? Kung ikaw ay, ano po, ma-stranded sa isang island, gaya, di ba? Ang ganda ng ano natin, view. Isang island or isang elevator.
sino pong sikat na ano, na personality or author, artista ang gusto niyo pong makasama? At bakit? Yun napili niyo po, ma'am. Ako po ba ang unang sasagot? Lahat sasagot, ha? Ang hirap naman po nung tanong kasi isa lang. Bakit po isa lang? Ay, gusto mo po kami. Opo, syempre naman po. Kasi minsan lang mas stuck sa isang lugar tapos isa lang yung kasama. Artista ka. Ay, hindi naman po. Pero siguro po, kung mas stuck man po ako sa isang island, ang pipiliin ko po ay si Ian Veneracion. Wow. Kasi sobrang crush ko po talaga si Ian Veneracion. Siya po yung ideal, ano ko po, man ko. Kasi pogi, tapos yung mga trip po ng mga ganitong edad, yung mga matataas yung edad na mga lalaki na gusto nila. So, si Ian Veneracion po ang gusto kong makastock sa isang island. Makasama. Wow. Oo. Papo nun, Mama. Yes po. Si Mama Ben. Si Mama Ben nag-iisip. Sulit talaga, Mama, yung pagkakastock mo dun sa island, di ba? Parang gusto yes, mo po, naman stock forever. At alam ko po, lahat ng teachers po, yun po ang isasagot si Ian Veneracion po. Yeah. So, ikaw, Mama Bel. Ako? Oh. Nakuha ni Mami, si Ian. Yan talaga. Ang benta ni Ian, ah. Hindi ba si Coco, kaya si Aga? Eh, hindi mo kapanawan si Ian? Ayoko. Ha? Ayoko. Siguro masisukong kasama si Ma'am Melay. Mami. Para hindi ako matakot. Kasi sigurado magkikwentuhan kami ng kwento talaga. Ah, ayun. So, pagkukwento pa rin ang nasa isip mo. Eh, siya, okay, ma'am. Nakakatakot dun eh. Okay, ikaw naman, ma'am. Hindi, kasama yung kasama ba ang asawa sa choices? Wala, ex. Asawa ko. Ex ang jowa, ex ang ano, di ba? Sikat na author or TV personality, sino po? Sino ba? Sino ba? Siguro si ano? Sino? Sino ba si Alex Gonzaga na lang din kasi ano? Nakakatuwa. Ingay. Basta eh, syempre gusto ko yung ano, hindi ako mababore. Pwede rin yung mga, fina-follow ko ng mga vlogger ngayon. Sa Tankers World, yung mga ganon. Pero yun, si Alex Gonzaga siguro. Pero kung pwede ang asawa, syempre asawa ko kasi may tagapag-alaga sa akin. No. Yun. Next o, ikaw, question. Sino? Ikaw. Hindi porke yung gumawa ng tanong, ha? Ikaw. Tanong, si ano, ewan ko po kung popular kayo, si Devon. Si Casper, kinala niyo yun. Kasi batang 90s ako, sir, eh. Kaya ano, baka yung mga batang 90s kilala yun. Kilala mo yun, Mamay? Kilala mo yun? Kilala ko yun. Hindi po. OMG, so, batang ko ha, nung isaan. Hindi ko kilala si Devon, sino yun? Saan yun? Saan lumabas? Kilala ni Mama Ben. Saan si Mama Ben, magka-inch kami ni Mama Ben. Kilala niya si Devon, si Casper. Oh, kilala niya yun. Hindi ko kilala yun. Manakin ng Casper. Kasi no high school, no high school kami, siya yung ano eh, yung popular survey dun sa ano, kasi ano kami, exclusive school for girls kami, kaya ayun. Siya yung ano, ang popular ng mga time na yun. So, tayo, balik tayo sa question. Question number two. Pinapawisan na ba kayo? Oo nga. Napawisan yung mga singit nyo? Ang oily na ng ano ko. Ang mukha ako kaka ano ang ilim. Oh, second question po. Kung isa sa pelikula o kaya teddy serye or ano po gagawing ano libro yung ano niyo, yung buhay niyo po. Ano po ang magiging gusto niyo cover title at ano at bakit po yun ang napili niyo? Simula po yung sasagot. Pabagat. Ang makulay na buhay. Ang makulay na buhay.
ng isang librarian. Ma'am. Eh kasi ma'am, ito na yung pinakamatagal kong work and then this ano work kasi po, dito po ako yung marami po ako nakilala. Marami po ako. Yung mga kinakatakutan kong gawin, inagagawa ko. Katulad niya si Sir Troy, taga-push. Yung mga hindi ko ginagawa, eh, nagagawa ko dahil sa mga turo nila. So, yun po siguro, makulay na buhay bilang librarian. Parang ganun. Something so, marami kang, parang ibig sabihin, marami kang makakwento dahil marami kang experiences na na-experience sa lahat. Yes, sir. Marami po. Sa title pa lang, ma'am, makukulay, ibig sabihin, yung journey niyo po maganda, di ba? Maganda yung ano. Maganda, yung sir. Maganda ma'am. Maganda ma'am kahit may mga ano, pero may mga hindi magandang part. Pero siyempre, opo. Dito ka, ano, nakita mo po, dito ka nag-grow din, kahit papano, nakaka-move ka, nakakapag, lalo pa po nakikita mo yung mga estudyante mo na natutuwa sa'yo, pati yung mga parents. Especially sa storytelling ko po. Kaya, yun ang gusto ko sana. Ang makulay na buhay ni Ma'am Mabel. Kinabahan si Ma'am Micah. Tawag dito, tinan mo. Mabel and Micah. Kulay ka, Ma'am Micah. Okay. Meron na po akong sagot. Sige, Ma'am Micah, ano po yun? Actually, may isa po akong favorite talaga na K-drama. Hindi ko po alam kung familiar po ang audience natin dito. Siguro yung mga Gen Z po ay familiar sila. Or yung mga teachers po na mahilig manood ng K-drama. Ang title po nito is Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Ay, ma'am, yun. Ay, okay. Kasi po, kung hindi nyo po naitatanong, ako po ay mahilig mag-gym talaga. Yun po yung isa sa pastime ko. Wow. At mag-weightlift din po sa gym. Patingin niya, so, patingin. Ay, kung pwede. Huwag naman na po. Ganyan din mga katawang ko dati, mga 15 opo. Years ago. O, bibilangin ko. So, yun po, ang naisip ko, siguro gawin po natin siyang weightlifting fairy Micah Jane para applicable naman po sa akin. Kasi yun po yung line of interest ko talaga. Ang mahilig po ako kapag after ng online class ko or after ng work ko, mag-gym po ako, lagi po yan. Ayan. So, may gym kasi meron kang weight sa bahay? Sa ngayon po wala po, pero dahil nga po walang, hindi po open ang mga gyms po ngayon, nag-home workout lang po ako, gamit po yung YouTube, ganyan-ganyan, so yun po. Exercise. Opo, pa-simple-simple exercise lang po. Naku, hindi ko nakikiri yan, ma'am. Hoy, dapat nag-ano ka. Dapat nag-exercise pa rin. Nagbalik alindog program yung time na yun sa unang anak ko. Nung pagbalik ko ng gym, parang lulumpuhin ata ako ng instructor. Umayaw na ako. Ayoko na bumalik. Parang iba na yung ano nung katawan ko after giving birth. Hindi na carry talaga yung katawan. Na-maintain ko yung weight ko. Talaga? Na-maintain ko naman yung weight ko, sir. Hindi halata. Weight, oo. Hindi. Hindi ka naman mukhang mataba. So, next question na po tayo. Hindi na sagot. Diyos ko, marami pang tanong. Last question. Sige. Ayaw ko pa sagutin. Sir Troy daw po. Hindi ako. Kahit wala akong i-share, parang hindi ko magana brain cells ko eh. So, ang ano na lang, ang title na lang ng ano ko, ng movie ko, kasi meron naman akong YouTube vlog, o vlogging na lang, Troy and Trina na lang, kasi yun ang madalas kong ginagawa. So, don't forget to like and subscribe. Ma'am, kayo ba nakasubscribe na kayo? Ako Mabel? Nakasubscribe na, sir. Yes, sir. Mabel, ikaw? Opo, sir. Oh. I-promote sir, mo rin ako sa mga... Magsusubscribe na rin ako, sir, kasi meron din akong YouTube channel. Magsubscribe tayo dalawa. Sige. Kaya na, isusubscribe ko. Title lang buhay ko is Troy and Trina. Sige po. Ako po yung pangalan ko lang po. Sige po. Check ko. Mamika. Opo. Micah Jane Santiago po. So dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Salamat po kay Ma'am Micah and Ma'am Mabel
from QC Public Library, Masambong Branch. Gusto rin pong pasalamat ng aming Schools Division Superintendent, Ma'am Jenilyn Corpuz, ang aming ASDS, Sir Brian E. Ilan, and si Sir Sir Ebenezer A. Beloy, ang aming OIC-Chief, at ang higit sa lahat po si Ma'am Heidee, si Dr. Heidee Ferrer ng LRMS, aming Education Program Supervisor. Maraming salamat po. Kundi po rin dahil po sa inyo, wala din po kami ngayon. Sir Troy, may gusto po kayong pasalamatan? Sa parte ko naman, ay sa bahagi ko naman, gusto ko pasalamatan ang aming City Librarian, Ms. Marisa G. Chico, ang aking Division Head, si Ma'am Lucila R. Raquino, at maraming salamat din kay Ma'am Ana Martinez ng Division ng District Libraries, at syempre salamat sa ating naimbitahang branch libraries, si Ma'am Mabel Alnas. Okay, so sana po in-extend po namin ang invitation sa iba pang public libraries. Siguro dito Quezon City muna ang na-feature, pero siguro sa mga future pa, pwede nating imbitahin maski iba pang mga city, di ba? Kasi inclusive naman tayo. Tama, Ma'am Lisa? Yes, Sir Troy. Pwede po. So, yes. Yan. So, natapos na po ang ating activity ngayong araw. Hanggang sa muli po natin pagkikita sa Book-ingan sa Aklatan. Makinig! Makisaya! At matuto! Dito sa Book-ingan sa Aklatan! Dito.